At sa iba pa pong balita, nagluksa naman ang industriya ng pamamahayag sa pagkamatay po ng kilalang broadcaster na si June Keith Lee. Sa kanyang paglisan, hindi naman po nalimutan ng ilan ang naging ambag ng broadcaster noong panahon ng EDSA People Power 1. Balikan po natin ang detalye sa ulat ni Emil Carion. Markado pa rin ang malamyos, maprinsipyo at nangingibabaw na tinig ni June Keith Lee Castro ang himpapawid. Siya ang may bahay ng veteran news anchor Angelo Castro Jr. na naging susi sa mapayapang EDSA People Power Revolution taong 1986 kung saan inupo ng taong bayan si Pangulong Cory Aquino, ang may bahay ni Senador Ninoy Aquino at ina ni Pangulong Noynoy Aquino III. Linggo ng gabi pasado alas 6 ay namaalam na Lee. Ito'y matapos na ang ilang taong pakikibaka niya sa cancer na nagpahina sa kanyang katawan pero di nakagupo sa kanyang adhikain. Ang kasaysayan ng broadcast journalism sa Pilipinas maging sa buong mundo ay nagbago sa pag-upo ni June Keith Lee sa Radyo Bandido sa kainitan ng EDSA 1. Sa loob ng 14 na oras na broadcast ay naging tinig siya ng tapang, determinasyon at pagpapatunay na kaya ng Pilipino ang hamon ng mapaglarong administrasyon. Pasiuna na na ang Pinoy kahit noon pa man ay di pumapayag sa korap kundi may kiling sa tuwid at makatarungang daan. Natapos na ang buhay ni June Keith Lee. Pero ito rin ang hudyat na patuloy ang laban ng prinsipyo, ang di sumusukong Pinoy sa harap ng anumang pagsubok. Pagkakasyon ng bayan, ako si Emil Carion.